program. That is Empowered Consumerism. Tapos na yung presentation ko. I know na gustong-gusto mo na maging part ng shared economy. Katulad namin, katulad ko na kumikita na malaki at hindi lang ako, more than 10,000 millionaires ang nakreate ng Empowered Consumerism dahil sa shared economy. And gusto ko maging part ka na doon. Before I end, meron lang akong 5 na advice para sa ito. Number 1, make a decision. Importante sa buhay yun. Hindi motivation. Make a decision kung gusto mo magbago buhay mo. If you want to change, you need to change by making a decision. Not next year, not next month, not next week now. Ngayon, meron lang akong tanong. Are you happy with your result right now? Be honest to yourself. Kasi sarili mo yan. Okay? Kung kumikita ka ngayon, at kung magkano yung kinikita mo, at magkano yung nare-receive mo, ang tanong, yan ba yung totoo mong value? Or alam mo more than pa dyan? Ikaw nakakaalam yan. Parang ganito. I have a 1,000 bill here. Gusto ko ma-realize ko to. Pag tinupi ko to, at ginanto ko to, kukunin mo pa rin ba? Kung ibibigay ko to sa'yo? Yes, of course. Pag tinupi ko pa, di ba? Ang tanong, kukunin mo pa rin ba? I-crumple ko po. Tanong, kukunin mo pa rin ba? Of course, kukunin mo. You know why? Kasi alam mo, kahit ano pang gawin dito, 1,000 pa rin ang value nito. Bakit ko nito to? Katulad ko din, na kahit high school grad lang ako, na kahit boplak sa school, pero puro bagsak. High school grad, service crew. Pero alam ko yung value ko. I know my value. Dreamer din ako, katulad mo. Nangarap din ako na magkaroon ng good life. Nangarap din ako na mamuhay ng komportabling buhay. Kaya ako nag-decide. Kasi I know my value. Ikaw pa kaya na baka mas magaling ka pa sa akin. Correct? Number 2, join as soon as possible. Huwag mo nang patagalin. Pag nakakita ka ng opportunity, grab na agad. Pag merong chance at na-feel mo na para sa'yo at kaya mong gawin, at possible siya, why not? Number 3, gusto ko sana pero wala akong pera. Guys, eto. Matagal mo nang sinasabi yan. Ilang taon mo nang sinasabi yan. Hindi ka ba naumay na lagi mo sinasabi na wala akong pera? 5 years ago, baka ganyan pa rin problema mo. 5 years after, kung wala kang gagawin, malamang same pa rin problema mo. Gusto mo ba yung after 5 years, pera pa rin problema mo, pero how to spend wisely? Yun po ang nangyari sa amin. Yung tipong 5 years from now, dapat ang maging problema mo. Katulad ng ginagawa ko ngayon. How to spend wisely. Number 4, gusto ko luwi, pero may experience na ako sa networking. Sa lahat ng mga mapanood na ito na may experience na sa networking, bawal madala. Kung na-experience mo nag-fail or may experience ka sa ibang networking, bawal madala. Simple lang ang ruling sa buhay, huwag kang madala. Anything na nag-fail ka, doon ka gumagaling. Move on para ma-appreciate mo yung present ngayon. So ang sa akin lang, tingnan mo yung future. Tingnan mo kung ano yung pwede mangyari sa'yo dito. Parang sa pagluluto, pag nag-fail ka sa una, hindi mo nakuha yung tamang timpla, tuloy mo lang, luto ko lang ulit. Sa relationship, ganun din. Pag nag-fail ka sa past relationship mo, sige lang, move on. Hanggang makukuha mo rin yung forever mo. Sa business din, ganun din. Pag nag-fail ka, try lang try ulit. Malay mo, eto na inaantay mo. Eto na yung break mo. Subukan mo. Subukan mo kami. Subukan mo Empowered Consumerism. Subukan mo ako. Number 5, gusto ko luwi. Kaya lang, mahihain ako eh. Wala akong experience sa ganyan. Ayokong kumausap ng tao. Ganito lang kapatid. Iba na yung networking ngayon. Katulad nito, ginawa ko tong video na to para sa ito. Para kung sasali ka at magjo-join ka, eto lang din ang isesend mo na link o itatag mo yung prospect mo at ako na mag-explain para sa'yo. At pag sumali yun, sa'yo yun. Kumbaga, ginawa ko to as a payback ko to sa company, sa ganda ng blessing, sa ganda ng buhay na nangyari sa akin. Gusto kong makatulong lang din para sa mga taong nagsisimula. That's it, and I know makapag-decide ka agad. Balikan mo yung taong nag-invite sa'yo. Kung ako nag-invite sa'yo, PM ka. Hindi na tayo pwede maging choosy. Tingnan mo lang yung sitwasyon mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung profession mo. Basta be honest sa situation mo. Happy ka ba sa sitwasyon mo ngayon? If not, make a solution. Don't focus sa problem. Lahat ng bagay may solusyon. At alam na alam ko, kung lahat ng dreams mo, lahat ng gusto mo sa buhay, eto na yung solusyon. Welcome to our family. Welcome to Empowered Consumerism. This is Louis Gascon, top 1 of Empowered Consumerism. Life is not a matter of chance. It is a matter of choice. Bakit ako umaman? It's my choice. Gusto mong umaman? Choice mo yan. Make a decision right now. Right now.